Ayan, welcome back muli dito sa Rapido TV. At ako musta po mga kaibigan, muli po tayong magbigay ng parto na ating public opinion at reaction doon po sa isang sinasabing dating tauhan ni suspended congressman Arnie Tives na pinatay nga doon po sa mismong baluarte ni dating congressman o suspendidong congressman Arnie Tives, mga kaibigan, ano. At alam po naman natin, no, sa video nating ginawa po kanina ay kumuha po tayo ng kanyang live video sa biktima, at doon po ay nalaman po natin, mga kaibigan, na pinag-initan po siya ng mga kaalyado ni suspendido congressman Arnie Tives sa kanilang barangay, no, mga kaibigan. At halos ng mga event po niya ay parang ayaw po ng mga kaalyado ni suspended congressman Arnie Tives na gagawa po siya doon po sa kanilang barangay, no. At yun nga ay may nais po siya na gagawin na panibagong event doon po sa isang sityo sa kanilang barangay. At nag-sponsor po si Mayor Prince Diaz, no. At doon nga noon sa ating naunang ginawa po na video, no. At sa mga hindi pa po nakapanood, panoorin po niyo doon, at doon po ninyo makikita at malalaman ang talagang nangyayari kung bakit po siya ay pinatumba, mga kaibigan, no, dahil nga sa mainit po ang mga kaalyado ni Tives sa kanya. Siguro dahil nga sa dati po siyang masugid na supporter ni suspendidong Congressman Tives, at dati raw siyang tauhan base na rin po sa pahayag ni mismong suspendido Arnie Tives, mga kaibigan, no? Ito po sa kanyang video. At ang video na ito ngayon ating panoorin, ito po ay video mismo ni suspendido Congressman Arnie Tives, at nagpapaabot po siya ng pakikiramay sa pamilya po ng biktima na si Junar Taledo Barrios, mga kaibigan, ano. At dito nga ay sinabi nga mismo ni suspendidong Congressman Arnie Tives na ito ay kanyang dating tauhan at masugid na kanyang supporter, mga kaibigan, no. Pero alam po naman natin, mga kaibigan, na panood po natin sa video nga mismo ni yung biktima na si Junar Taledo, na kalyado mismo ni Tives na mga barangay official sa kanilang barangay ay pinaginitan po siya, mga kaibigan, ano, lalong-lalo na po doon sa napag-sponsor po ni Mayor Prince Diaz sa kanyang event, no. So panoorin muna natin tong video ni suspendidong Congressman Arnie Tives para marinig din po natin ang kanyang side, mga kaibigan, para sama-sama po tayo magbigay ng ating public opinion patungkol nga dito sa kanyang pahayag at pakikiramay na rin po sa pamilya. Okay? Nag-uul kay ko pagkabalo na ako nga ang akong karaang tao nga trabahante na ako sa barangay sa una, when I was still barangay captain sa barangay Malabugas, og ako po ning siging supporter gyud nga si Maoy gipusil patay karong adlawa. Pasensya na nga ulahin akong nakapadala og video nga og message of condolence kay ulahin naman akong nakabalo kay puno kay ko ganiyag mga meeting dayon ga live pagyud ko. Anyway, tungod aning hitabua, manawagan ko sa local police nga actionin ni ninyo. Imbestigara, actionin ni mga panghitabong, aning hitabong yun ani. And tagalugin ko na, manawagan ako sa inyo, SILG. Diba sabi nyo, magiging peaceful na yung Negros Oriental? Dami nyo sinasabi, sabay ngayon may mangyayaring ganito. Supporter ko pa yung binaril. Hindi nakakatuwa. Anyway, condolence sa pamilya ni Maoy. Kung meron mang mga pangangailangan dyan, magpadala na ako ng tulong. Magpapunta na rin ako ng tao dyan. Again, condolence sa inyo. So, right yan, mga kaibigan, no? Narinig po natin. At yun nga, ay nagpaabot po siya ng pagkikiramay sa pamilya po ng biktima.
At sabi pa nga niya ay kung kailangan man ng tulong financial ay magpapadala po siya ng tao no, para po ay tutulong dito po sa naiwan po ng mga biktima, dahil ito pong isang biktima, mga kaibigan, ay ito daw ay ang breadwinner po ng pamilya no. So kawawa po ang mga naiwan po, mga kaibigan, dahil po sa kasakiman ng mga tao na mga demonyo dyan po sa Negros Oriental, mga kaibigan, no. At base na po sa ating video na napanood ganina, at dyan nga no, sa ating channel sa ngayon ay may ginawa na po tayo kanina no. At kung hindi pa niyo napanood, panoorin po niyo doon at malalaman po ninyo ang mga talagang nangyayari po dyan po sa kanilang barangay no, sa Milabugas, Bayawan City, Negros Oriental, na ito palang biktima ay parang mainit po sa kanya ang mga kalyado nito pong si suspended Congressman Arnie Tibes, mga kaibigan no. At lalong-lalo na po ng may event po siya na ginawa na ang nag-sponsor ay si Mayor Fritz Diaz. So doon po ay parang lalo pong uminit ang ulo ng mga kalyado ni Tibes. At sabi pa nga nitong biktima sa kanyang live video na narinig po daw niya na may nagsasabi na parang sampal daw sa kanila no, sa mga kalyado ni suspendido Congressman Tibes, ang ginawa na pagtanggap niya sa sponsor ni Mayor Fritz Diaz. So ayan, mga kaibigan, so klarong-klaro po, mga kaibigan, ang gumawa po sa kanya ng pagtumba nasa mga kaalyado ni Tibes, mga kaibigan, dahil nga sila lang po ang galit sa tao na ito, dahil ay lumapit po siya kay Mayor Fritz Diaz at humingi ng tulong para isponsoran po ang kanyang event. So ngayon wala namang problema kay Congressman Tibes ay kanyang pakikiramay, natural lang yan, mga kaibigan no, dahil ay dati rin po niyang takuhan daw ito at masugid niyang supporter no. Pero ang masaklap po dyan parang hindi niya alam itong pangyayari na ito, mga kaibigan, kung sino ang utak sa pagpaslang sa taong ito. Diba? Klarong-klaro po na ang mga tao na may galit po sa biktima ay kalyado po niya. Diba, mga kaibigan? Dito ay nanawagan pa siya sa ating SALG Binhor Abalos na nasaan na daw yung sinasabi na ang Negros ay maging peaceful na, at bakit kanya raw supporter pa ang pinatay. Dati yan, Budot King, supporter mo, pero ngayon hindi na. Nako, siguro hindi mo pinanood ang kanyang mga live video. Panoorin mo nga yung mga live video niya doon sa kanyang Facebook. Andyan pa, mga kalyado mo, ang galit na galit sa kanya, dahil ay palagi daw itong biktima sa live ni Mayor Fritz Diaz. At doon ay nag-like, nagko-comment sa nasabi pong mga live ni Mayor Fritz Diaz. Kaya ay napansin po ng mga kalyado ni Tibes at galit na galit po sila sa taong ito. Kaya yun po ang katotohanan na nangyayari dyan. Parang itong si suspendido Congressman Arnie Tibes, mga kaibigan, ay ugas kamay po siya dito, mga kaibigan. Ano? Actually, hindi naman natin sinasabi na siya po talaga ang utak sa pagpagawa nito. Pero, base na rin po dun sa mga
ang video nito pong biktima eh mga kaalyado po niya, mga kaibigan, ang mainit sa taong ito. So sino pa ba ang ating pagsususpitsahan kung hindi ay nasa kanyang mga kaalyado, mga kaibigan, ang pumaslang sa biktima na ito, mga kaibigan, di ba? So madali lang po yan isipin, kahit man na katulad lang sa atin na walang alam masyado sa batas, ay madali po. Kahit nga siguro grade 1 lang ay maisip po nila yan na walang ibang ating pagbintangan kundi ito pong mga kalyado po ni Tibes, dahil ay sila lang po ang galit sa tao na ito, mga kaibigan. Diba? Lalong-lalo na nalaman nila na lumapit ito kay Mayor Fritz Diaz, humingi ng pag-sponsor sa kanyang event. Doon sila mas lalong nagalit. Biruin nyo, mga kaibigan, simula nung nag-post po siya, no? Mga 4 days before siguro, mga kaibigan, no? Nag-post po siya ng kanyang live doon po sa Facebook, at nagpapasalamat po siya kay Mayor Fritz Diaz. At ito na nga ang nangyayari, mga kaibigan. Pagkatapos po ng 4 na araw galing po nung pagpasalamat niya kay Mayor Fritz Diaz, ay pinatumba na, mga kaibigan. So ano sa paningin niyo, mga kaibigan, ano sa inyong mga opinion? Di ba? Walang ibang gumawa dito kundi ay kalyado nito ni Congressman Arnie Tibes, mga kaibigan. Di ba? Dahil sila lang po ang galit sa nasabi pong biktima, mga kaibigan. Di ba? Madali lang pong isipin ito, mga kaibigan. At isa pa, alam po natin na ito pong mga kriminal dyan ay nandyan pa sa Negros, hindi pa nahuhuli. Di ba, mga kaibigan? Alam po natin yan kasi nung nasubaybayan po natin ito pong Senate hearing dati, ay yun nga ang mga sabi ng mga biktima, na nandyan pa ang mga kriminal. Hindi pa po nahuhuli, mga kaibigan. Di ba? Madali lang po nilang gawin dahil trabaho na po nila yan, di ba, mga kaibigan? So ayan lang, mga kaibigan, ano po yung masasabi dito, mga public opinion ninyo? Pakicomment lang po dyan sa ating comment section. At para sa akin, mga kaibigan, yun lang po ang aking masasabi. Walang iba po na imbestigahan dito. Ito pong mga kalyado ni suspendidong Congressman Arnie Tibes. Dahil sila lang po ang may galit dito po sa biktima. Okay? So, sana po, mga kaibigan, ay mag-comment din po kayo sa inyong mga public opinion kung ano man po. At atin po niyang babasahin, respetuhin ko po kung ano man po ang inyong mga public opinion. At maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at paki-share po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe naman po at paki-follow po ating Facebook page. At sa mga nakasubscribe na at naka-follow, maraming salamat po sa inyo, Mama Sir. At see you po sa next video ko. God bless all of us.